Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo na kami ay magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birhen na si Santa Mariang Mahal, kami nawa ay mahangod sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatian na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Pagkamatay ni Hoyada, ang mga pinuno ng Huda ay nagbigay galang sa hari at nagharap ng mga kahilingan. Pinagbigyan naman niya ang mga ito, kaya itinakwil nila ang bahay ng Panginoon at ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Nagbalik sila sa paglilingkod sa mga Asheras at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bunga nito, nagalit ang Diyos at pinarusahan ang taga-Huda at ang mga taga-Jerusalem. Ngunit nagsugo ang Panginoon ng mga propeta upang ang mga tao ay magbalik loob sa Kanya.
Gayon may, hindi sila nakinig. Dahil dito, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba kay Zacarias na anak ng saserdote Hoyada. Tumayo siya sa gitna ng mga tao. Sinabi niya, "Ito ang sabi ng Diyos, bakit ninyo nilabag ang mga utos ng Panginoon? Gusto ba ninyong mapahamak? Sapagkat itinakwil niyo siya, itatakwil din niya kayo." Ngunit nagkaisa ang mga tao at sa utos ng hari, binato nila si Zacarias hanggang sa mamatay. Naganap ito sa looban ng bahay ng Panginoon. Hindi man lamang naalala ni Haring Hoas ang tapat na pagdalingkod sa kanya ni Hoyada na ama ni Zacarias. Bago namatay si Zacarias, ganito ang kanyang sinabi, "Parusahan nawa kayo ng Panginoon sa ginawa ninyong ito." Nang matapos na ang taon, si Hoas ay sinalakay ng hukbo ng mga Siro. Pinasok nila ang Huda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng hukbo. Lahat ng sinamsam nila ay ipinadala sa hari sa Damasco. Maliit man ang hukbo ng mga Siro, ay matagumpay sila laban sa maikling sa malaking hukbo ng Huda sapagkat itinakwil nito ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sila ang nagparusa kay Hoas dahil sa pagtataksil nito. Iniwan ng mga Siro si Hoas na may sugat na malubha. Ngunit pagkalis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipaghiganti ang pagkamatay ni Zacarias. Kaya pinatay nila si Hoas sa kanyang higaan. Inilibing nila ito sa lunsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y lagi magahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili sa Kanya ang tipan. Lagi magahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, iyong kaharian. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung ang mga anak niya ay susuway at ang aking utos ay di igagalang, kung ang aking aral ay di pakikinggan at ang kutos ay hindi iingatan. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung gayon, daranas sila ng parusa sa ginawa nilang mga kasamaan, sila'y hahampasin sa ginawang sala. Ngunit ang tipat ko at pag-ibig kay David ay di magbabagot, hindi mapapatid. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Magsitayo ang lahat. Alleluia, Alleluia.
si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Inyo ang Panginoon. At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila naghahasik ni nag-aani, o kaya nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit na isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkakabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot nang kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bagamat napaka-riringal ang mga damit niya, kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at
kinabukasan ay iginagatong sa kalan ay dinaramdan ng Diyos. Kayo pa kaya, kailiit ng pananalig ninyo sa Kanya, kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramdin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinakukumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakitan ninyo ng kigit sa lahat ang pagkakarian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya, huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito ay dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa ating Ebanghelyo ngayong umaga, may dalawang paalaala sa ating lahat ang ating Panginoong Jesus. Ang una po, papaano ba natin ginagawang Panginoon at Amo si Satanas at ang kanyang mga diablo? Kung sinusunod lagi natin ang sinasabi ng demonyo sa atin na puro masasama, kung tayo ay laging nagkakasala, sa makatuwid ang mga laging nagkakasala ang kanilang amo at Panginoon ay walang iba kundi si Satanas at ang kanyang mga demonyo. Papaano ba natin itinuturing ang Diyos na ating Panginoon? Kung iniiwasan natin magkasala sa anumang paraan, kung ang sinasabi ng Panginoon sa atin, ginagampanan natin ng walang pagkukulang, lalo na ang kanyang utos sa atin na magmahal ng kapwa at bilang pagmamahal sa kapwa, lagi tayong naglilingkod, laging nagkakawanggawa, laging tumutulong sa mga nangangailangan. Ganyan natin ginagawa ang ating Panginoon Diyos, ating Panginoon. Ang ikalawang paalaala ng ating Panginoong Jesus sa ating Ebanghelyo
ngayong umaga. Huwag daw tayong mabalisa sa ating mga kamangangailangan sa araw-araw. Bakit iiwasan natin ang mabalisa? Sapagkat ang Diyos sa bawat saglit, iniaasikaso tayo lagi-lagi. Yan ang dalawang paalaala ng ating Panginoong Jesus sa ating Ebanghelyo ngayong umaga. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinatawag tayo ng paibanghelyo na maging tapat sa ating paglilingkod sa Diyos. Ang ating mga panalangin sa Ama naway nagpapakayag ng uri ng ating pagtitiwala at pagmamahal. Ang ating tugon, Ama, ipinauubayan namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ama, ipinauubayan namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan naway masigasig na italaga ang kanilang mga sarili sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos, manalangin tayo. Ama, ipinauubayan namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga dukha at nangangailangan naway makadama ng ating pagkalinga at pag-aaruga, manalangin tayo. Ama, ipinauubayan namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Tayo naway mamuhay sa ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi magambala ang ating mga isip sa mga bagay na hindi naman dapat na ipag-alala, manalangin tayo. Ama, ipinauubayan namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga may sakit naway maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal ng mga nagmamalasakit sa kanilang buhay, manalangin tayo. Ama, ipinauubayan namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga tapat na yumao naway makibahagi sa pagwawagi ni Kristo laban sa kamatayan, manalangin tayo. Ama, ipinauubayan namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ama, kami ay nananalig sa iyo. Huwag nawa naming ituon ang aming puso sa mga bagay ng mundong ito, kundi sa inyong mapagmahal na pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa hapag
alay namin, inyo pong tanggapin at inyong pabanalin, at kung mamarapatin, inyo po itong gawing katawan at dugo ni Jesus. Ating alay na alak at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos. Ating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa hapag. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagka-birgen ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming pag-aakin sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoon na kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala na maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birgen na nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birgen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkulin na kumalingat sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang
upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawa na ikahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakad ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayun din
ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birgen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo
ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming kinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesu Kristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,